Ang nakaraan. Matapos ng makaraang mahabang paglalakbay na kanyang nakaharap ang mga kakaibang nilalang, nasa huli ay samot-saring mga pambihirang bagay ang kanyang natuklasan at nalaman. Na ngayon ay hindi lamang ang mahiwagang manok ang kanyang kaagapay, kasama na pati ang nailigtas na aso na ngayon sa kanyang paglalakad ay masayang kasabay. Ako! Nakakatuwa ka naman! Ang likod-likod po! Nakakahilok ang pagmastalo! Nung ako noon, galit na galit ka kapag dapo ko ng dapo! Kay! Ang sarap mong yakapin! Ang lambot-lambot mo, oh! Ako! Ganyan ka din sa akin noon! Sa una ka lang magaling! Tama na yung takbo niyong takbo! Baka magutong ka! Buti may tira pa ako dito, oh! Pwede mong kainin! Wow! Wow naman! Bakit hindi mo siya pilitin ngayon? Kumain ng bulate at uod tulad ng ginagawa mo sa akin noon! Ito bang pinagsasabi mo? Nagsaselos ka ba kay... Wow! Iba din! Hanip! Kapag sa kanya, maikli! Tosyalin! Tapos nung ako, ano ulit yung pinangalan mo? Bakit ba? Ano pa naman yung masama sa... Tiktila o kluk-kluk chicken manok? Au! Ita mo na! Baka abutin ako ng dalawang araw kapag isinulat ko yan! Nagsaselos ka lagi! Chicken manok! Ako? Magsaselos? Bakit ako magsaselos? Subukan mong ilapit sa akin yan at galabugin ko yan gamit ang aking pakpak! Nagdi matapos sa pagtawa ang paslit dahil sa paglalambing ng kanyang alaga, habang walang tigil ito sa pag-irap sa bagong kasamang aso. Subalit, biglang gumitna ang matapang na aso. Umaangil, nakataas ang buntot nito at wari pinipigilan silang tumuloy sa kanilang patutunguhan. Napapaharap sila sa isang tahimik na burol at isang tila abandonadong kabahayan ang nakatayo sa may hindi kalayuan. Baka! Oh, ano yan? Magpapasikat ka na! Masyado pang maaga! Baka! Lumuhod ang paslit upang pakalmahin ang galit na munting aso. Ngunit, pirmis ito sa kanyang pagtuto bilang pagbibigay babala sa kanilang daraanan, na sinubukan pa nitong kagatin sa suot na bahag ang paslit upang mapigilan. Uy! Huwag kang mag-alala! Kung ano man ang nariyan, ay ako na ang bahala! Tama na! Bitiwan mo yung bahag ko! Baka naman kasi ako mahuparan! Baka makita nila yung maliit na elepante! Tama na! Nawala nang nagawa pa ang munting aso, kundi maging alisto. Palingali nga ito sa buong paligid at sinusundan ang kanyang bagong amo sa paglalakad nito. Subalit, hindi nagkamali ang bagong kasama nito sa paparating na panganib, dahil biglang may kung anong pumulupot sa may binti ng batang silamang. Ano to? Bumalot ito sa halos kalahati ng kanyang katawan, humihigpit at patuloy na bumabalot at pumupulupot sa buong katawan. Tadali! Mga kaibigan! Tabak po kayo! Dali! Ngunit, hindi nakaligtas ang mga alaga nitong hayo na hindi na nagawa pa ng munting aso ang makatakbo dahil mabilis itong nahuli sa kanyang mga paa. Subalit, mabilis ang mahiwagang manok. Sunod-sunod na tinuka ang mga tila itim na sinulid, saka walang tigil ang kung anumang mga tila maninipis na galamay na siyang bumabalot sa kaawa-awang munting aso.
at nagtagumpay ito na mapalaya sa kamabilis na lumipad ang manok. Ngunit sa kasamaang palad ay muling umatake ang hindi malamang kalaban at muli itong hinablot upang mapuluputan. Naheto naman ang batang silamang, tuluyan ng pinabalot ng kung anumang maitim na bagay. Nasa huling sandali ay tanging mahinang pag-ungol ng munting aso ang kanyang narinig. Kung kaya... Galit na pumiglas ang batang silamang mula sa kanyang pagkakapulupot at tuluyang napunit ang mga nakabalot na itim tila sinulid sa kanyang buong katawan. Pagkalapag nito sa may lupa ay nagpupuyos ang paslit na hinaltak ang mga maninipis na hibla upang malaman kung saan ba ito nagmumula. Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Walang tigil, nilalabanan nito ang patuloy na pagpulupot na ginagantihan ng paghatak. At dama ng paslit ang pandalaban ng kung anuman o sinumang nagmamay-ari sa nakakapangilabot na mga tila sinulid. Buong pwersa nitong hinablot at niyapos ang bungkos na nakuha nitong mga hibla sa kabuong lakas na... At napatigil ang paslit sapagkat tama ang kanyang hinala sa kakusang lumitaw ang nagmamay-ari ng mga... Ay ko! Tama na! Tama na! Tama na! Itigil na ako! Tama na! Na mabilis namang tinakbo ng batang silamang ang kanyang alagang aso upang suriin kung nasaktan ba ito. Ayos ka lamang pa, Karp-Karp! Nasaktan ka ba? Wawa ka naman! Wow! Oo, ayos lang ako! Ige, panindigan niyo yung kaartihan yung dalawa! Ayos lang ako eh, di ba? Walang anuman! Salamat! Ika ng paika ikang manok na tila ay bahagyang napilayan at nasasaksihan nila kung saan patungo ang mga umaatras na mga maninipis na hibla ng mga buhok at ibinunyan ng may sala ang kanyang sarili. Dahan-dahan itong lumabas sa kanyang lumang kubo habang hawak ang kanyang nananakit na ulo. Huwag kang lalapit! Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito, ha? Bakit? Halata ba? Oh, ito. Ayan, di ba? Ako yata may gawa eh. Binigla mo talaga. Aray ko, ang ulo ko. Puro na ako poknat. Aray! Sandali silang nagpaliwanagan na ika ng paslit ay napadaan lamang ang kanilang grupo at kung maaari lamang ay sila'y magtatanong. Dahil dito ay mabilis namang naunawaan ng mahiwagang matanda ang lahat saka humingi ito ng kapatawaran dahil sa kanyang nagawa. Ganon-ganon lang yon. Di pwede yan! Kahit isa lang! Babawi ako! Tama na, chicken manok! Awo! Kruk-kruk nila! Tama na! Muntik na nga ako mamatay! Nirarambol mo pa yung pangalan ko! Na dahil dito ay upang makabawi ang matanda ay inalok niya itong tumuloy pansamantala ang grupo nila Lamang at Magamot ang kanilang mga pinsala. Ano? Sa loob mo kami pupuruhan? Kaibigan, ayoko ba maging litsyong manok? Nasa huli ay nakumbinsi ng matanda ang kanilang grupo saka ipinaghain ito ng kani-kanilang mga makakain. Namangha ang paslit sa kanyang nakikita sa may loob ng kabahayan. Nasa kanyang pagkakaintindi ay isang buong pamilya ang naninirahan sa may tahimik na kubo. Subalit,
nangingilid ang luha ng matanda na hindi maiwasang himasin ang magulo at kulot na buhok ng batang silamang at buong puso nitong ikinuwento ang kanilang nakaraan. Tahimik kaming naninirahan sa liblib na parte ng kabundukang ito. Napakasaya namin. Napakalayo-layo mula sa dati naming magulong pinagmulaan upang masimulan ang aming bagong buhay. Ika ng matanda at sila ang kung tawagin ay Mandalayo. Mga uri ng nilalang na may kakaibang kakayahan na pumatay gamit lamang ang kanilang manipis at mahabang buhok at mula sa kanilang pinanggalingan ay hindi naging madali ang kanilang buhay bago sila nakalikas dahil isa-isa nang pinapaslang ang kanilang uri at sa lugar na ito ay kanilang nasumpungan ang tila langit. Ngunit hindi namin lubos akalain na susundan kami ng kadiliman na dito pala ay may mga grupo, pangkat o marahil ito ay isang tribo ng mga katutubo, mababagsik, mga walang puso. Pinaslang ng mga ito ang ilan sa aking mga mahal sa buhay. At batid nilamang kung sino ang tinutukoy ng matanda na di nalalayo sa kanyang pakay. Kung kaya ay ibinahagi niya din ang kanilang mahabang paglalakbay na hindi napigilan ng matanda ang biglang mapaluha at tuluyan ng bumulwak ang mainit na luha. Pakiusap, tulungan niyo ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Alam ko, ramdam ko, buhay pa ang aking apo. Pakiusap. Parang awan na. Tulungan niyo ako. Halos madurog ang puso ng paslit dahil sa kanyang nasasaksihan na di maiwasang maalala ang kanyang mahal na ina, pati na ang ama. Hindi nito napigilan na mapayakap sa tumatangis na matandang babae na basang-basa ng luha ang kulubot na mukha. At heto ang mahiwagang manok humihigbi sa kayumakap ito sa tahimik na aso. Bakit ba? Eh, nadala ako ng kwento eh. At dahil sa napakapait na sinapit ng pamilya ng matanda, ay nangako ang batang silamang nasa kapila ng kanyang paglalakbay ay ipinapangako nito na kanyang hahanapin ang nawawalang apo na siyang tinangay ng mga masasamang loob. At isang munting impormasyon na lamang ang natatanging na ibahagi ng matandang babae. Ang tangi ko na lamang nalalaman ay ito. Makinig kang mabuti. Pasdan mong maigi. Iho. Inilabas ng matandang babae ang isang kulay pulang tela na naglalaman ng mga hibla ng iba't ibang haba ng mga buhok. Ito ang ilang hibla ng buhok mula sa aming pamilya at ito ang sa aking apo. Nasa pamamagitan nito ay nagkakaroon ako ng koneksyon kung nasaan ba ito. Ngunit mahina na ako at alam ko sa aking sarili hindi ko lubos na kilala ang kagubatan na pinagdalhan sa kaniya. At lumalakas ang kanilang koneksyon sa tuwing idinidikit ng matandang babae ang kanyang buhok sa natitirang hibla ng kanyang apo. Na dito ay pumulupot ito at wari nagyayakapan. Subalit, labis na nagtataka ang paslit sa ilang bungkos ng mga buhok na nasa may tabi nito.
Lola, ito po. Kanina po ang kulay puti ng mga puhok na ito. Sa inyo po ba? Muli, nangilid ang luha ng matanda at kinolekta ang kanyang lakas ng loob bago muli itong nagwika. Ito ay hibla ng buhok ng mga namayapa na ang aming mga buhok sa tuwing pumapanaw ay kusang nagiging kulay puti. Isang senyales ito na ang may-ari ng mga buhok ay wala na. Natigilan ang paslit. Namangha ito sa kakaibang pagkatao ng kanyang mga bagong nakasalamuha. At makalipas ang ilang sandali, ay napagkasunduan na nila na tumuloy na sa kanilang paglalakbay. Inihatid sila nito patungo sa may direksyon na siyang itinuturo ng matandang babae. Lola, mapanatag po kayo. Hanggat ako po ay nabubuhay at kulay itim ang buhok na nasa inyo pong pag-iingat, pangako, iuuwi ko po ang inyong apo. Pero, naga po pala, ano ba ang pangalan ng inyong apo? Nasa unang pagkakataon ay isang matamis na ngiti ang sumilay sa may labi ng matandang babae. Wari ang pangalan ng kanyang apo ay nagdudulot ng isang pansamantalang langit sa kanyang kalooban. Kakaibang kaligayahan. Iho, ang ngalan ng aking napakagandang apo ay walang iba, kundi Anika. At sa oras na kayo ay magkita, pakisabi na ang kanyang lola ay labis ng nalulubay at siya ay aking hinihintay sa aming balay. Saka tumuloy na ang kanilang grupo at masayang kumaway pa sa huling pagkakataon ang tumatanaw na matanda na muli ay nabuhayan ng loob sa napakatagal na panahon na kanyang paghihintay. Itutuloy!